Diba, thank God for free agency, no? May mapag-uusapan tayo tungkol sa NBA. And the hottest, na? Hottest free agent, Dwight Howard. Saan ba pupunta doon si Dwight Howard? Alam mo, bilisan na niya. O ba't ka naiinis? Medyo nakakahiya eh. Ano nakakahiya? Nakakahiya? Bakit nakakahiya? Yung Lakers ang nakikiusap kay Dwight Howard. That's never happened before. It's the Los Angeles Lakers. Like I told you before, no one player is bigger than the Lakers. Not Kobe, not Magic, not nobody. Ano yun, nakakahiya? May mga billboard pa. Dapat di yata una pinanong sa... Mali ka. Nabibitayo ka. Ikaw, medyo Laker fan ka, kahit hindi full-blown. Pero di ba nakakahiya? Ayoko si Dwight sa Lakers eh. Ayoko lang. Para sa akin, nasira eh, na masyadong maraming nawala kay Pau Gasol. So just like Magu, ayaw mo tong mga ayaw, mga billboard na stay, ganyan. Dito ka na lang, kang alis. More than the basketball wise, they want Dwight to stay para meron next big marketing player sa Lakers. Charles, according to your heart, ito si Dwight Howard. I mean, what should he do? Go to Houston. Bakit Houston? Team ko yun eh. Napaka-selfish. Siya may-ari nun. I've been a Houston fan, so you know, I think it's about time na they get a franchise center. Wow, parang ano, pero, Elijah Wan ulit. Pero I honestly feel, Dwight's been saying that he wants to go to the team that has the best chance of winning. And for me, that still is the Lakers. It's a shame what he's doing to them and that they have to beg him or whatever, because they're not like that nga. But if they really want him, then find a way to get him. But I mean, they're the best team, eh. Gasol, Kobe, Nash. Well, the record last year does not say that they're the best team. Because of him. Yeah, but I mean, if they figure things out, galit kayo. If they figure things out, alam mo nga dahil nga doon, I'm all of a sudden rooting for Mike D'Antoni to stay. Hanggang pumirma lang si Dwight sa iba, dahil yun lang yung stumbling block, hindi siya pipirma kung Mike D'Antoni. Sana doon lang siya, tapos pagpirma ni Dwight sa iba, tanggalin na rin siya. Dami mo namang galit sa Lakers mo. Kasi look at Lakers the roster of the Mavs or, you know, I don't know. Hindi pang champion. How can you compare Jeremy Lin to Steve Nash, Harden to Kobe? Pero pagka pumasok siya, makukumpleto sila. That's true, that's true. But I still think, I mean, see, I'm actually praising the Lakers. Isa lang to. Kaya sulitin na. Okay, you know what? Lahat nung sinasabi, well, yung tatlo, all points towards that one tweet that you said. Nakita ko yun. Parang sabi mo, diva! Sabi mo yun, di ba? Sobra naman kasi talaga siya diva from the Bakit? Freaking start. Why? Paalis pa lang siya ng Orlando, ganun na siya, di ba papuntang Lakers? Bakit ayaw mo siya? Sige, tapatin mo ako, bakit ayaw mo siya? Kasi para siyang isang kilala natin player dito na stuck on potential. Parang ganun lang siya. That's it. Sino yun? Yun lang siya. Ganun lang siya. Babalik ko. Tingin naman clue. Hindi kaya na jet lag ko to. Ganun. Parang wala naman tayo nakikitang explosiveness sa kanya. Ang dami nagsasabi na siya yung the next Shaq. He is far from that. Come on. And I certainly think na walang legit Lakers fan who would love for him to stay in LA. To be objective about it, tanggalin ko yung buwisit ko sa kanya. Okay, Houston is... Whoa, pwede pala yun. Houston is the strongest candidate daw, okay. Sinasabi ng mga experts, ng mga insider. And then Dallas. And then may Atlanta, LA, and may outside shot yung Golden State. Oh. For Dwight Howard's sake, dapat mag-Atlanta siya. Bakit? To get back to the East. Hindi niya kaya yung malalaki ng West. Para maging dominante ulit siya. But you're saying that because of his performance itong past season. Hindi. Kumpara mo sa performance niya nung nasa East siya. Doon saan halimaw siya, beast mo. No, he was hurt. He kung ganun, mag-PBA na lang siya. Sambagay. Saan? You answer us, Magu. Ikaw, tingin mo. Kung may PBA din ako, anong PBA din? Unlimited height, o. Diba? Unli height. Next year pa yun. Hindi. Hindi import. Local! Kukunin siya sa local player. Bagay na bagay yan sa ano. San? Sabi mo na, san? Sinabi mo kanina, di ba? Uy! Ako ba nagsabi? San ba? sabi mo kanina eh! Pag di ba nag-champion yung Petro mo, eh? Sabi mo, di ba? Magreklamo rin sa bola dun. Sabi Dwight Howard sa Petro. Kahit walang coach yun. Ganyan na ganyan yung pagkasabi. Pero, you know what I don't understand? I cannot understand why mixed yung emotions ng tao kay Dwight. I mean, he's a talented player. Nakaabot na yan ng finals. He's a perennial all-star. Team USA, gold medalist. Bakit ba hindi universal yung pagkagusto sa kanya? May mga gusto, may mga ayaw. And then when I look around this table, mas marami may ayaw sa kanya kaysa sa may gusto. Why is that? Lahat naman ang superstar. I think all superstars have
It's either you really love him or you, there are haters. Baka talagang haters. Pero is he an actual go-to guy na franchise player? Baka no, yun eh. Kasi he's if he's a complimentary guy like sa USA Basketball. But he's one of the most popular guys in the NBA. I think he's still a franchise player. The fact that he was able to lead the Magic with those guys to the finals. Oh, finals. I guess kasi it started lang when he kind of got his coach fired. The way he ended his tenure in Orlando. Tapos ngayon sa Lakers, yung all the headaches he's been giving them and dami niyang arte. Kaya siguro napipigo ng mga tao sa kanya. I refuse to call somebody a franchise player kung napaka-diva mo. If it's not your shoulder, it's another thing. Parang ganun palagi siya eh. What if talagang hurt siya? I mean, masakit talaga yung likod, masakit talaga yung ganyan. Napaka-coincidental naman noong masakit ng yung shoulders mo at a very important game or a very important series. At the very least last year, kung may iniindaw, ano, pwede mong sabihin hindi siya makatodo dahil walang kontrata eh. Hindi ka sasagad. Pagka nasaktan ka ngayon, yung kung last season, ano ka ngayon sa free agency, di ba? Yun din yun. Well, it contributes to, you know, being misunderstood, I suppose. Kasi nga, parang hindi maintindihan ng tao. Yung ibang player, kahit may injury, laban. Di ba? May mga player na ganyan eh. If I was Dwight, I'm just gonna stick with the Lakers. I mean, Kobe's about to retire and sabi na nga niya in about 2 or 3 years. That's why the Lakers wanted to stay. Pero ba't ganun, no? Si Dwight lang yung nag-iisang expiring na pumedics. Usually, pag-expiring, pumupo. Hindi nga, he was, di ba nga, may back problem siya, which is a complicated... So, di ka naniniwala? Sa paking kaya ni Dwight. Okay, so, again, ha? Kasi I'm sure, maraming nanonood ng episode na to na they really want to know where should Dwight Howard go? Eh di, ibase na natin sa kasulatan. Magu. Sa Petron. Dali, go! For his sake, go to the East. Go to the East. Yeah. Para bumalik yung laro niya, bumalik yung pagka-dominante niya, bumalik yung pangalan niya. Maging superstar na talaga siya ulit. Do you care where he goes? Home. Go home. That's Atlanta.